Hello mga kapatid, magandang araw uli sa inyo lahat. Siyempre, alam niyo na, panahon na ngayon. Ano nang panahon ngayon? Duta na, di ba? Siyempre, congratulations pala sa mga nanalo last year ng Dutan 2020. At saka sa mga hindi nanalo, baka ngayon kayo papala rin. Pero siyempre, successful naman yung event natin last year at saka dami magagaling, grabe. Nahirapan mga hurado sa pagja-judge. Ngayon, meron ulit tayo ngayon, mga kapatid. The Dutan 2021 na ngayon. Kung tutusin, pwede na mag-start na. 'Di ba? Nga lang hindi pa lahat pinupulblas yung ano dahil hindi pa ganun ka ano yung poster na ginagawa ng tribal. Pero pwede na mag-start ngayon, pwede na magpasa kasi ang deadline ng pagpasa ng entry katapusan ng September. Ano ba yung ano natin ngayon? Siyempre, katulad pa rin dati ang rules natin na itong Dutan 2021. Siyempre, online tattoo competition pa rin. Pwede mag-start ngayon. Diba? Yung team ng event natin ngayon, halos may similarity sa team nung nauna natin. Pero yun ngayon naman, siyempre, isunod natin sa panahon natin na siyempre, pang positive vibes, di ba? Yung pagbangon. Yung team natin ngayon, yun yung hope, healing, rebuilding. Di ba? Siyempre, pagbangon. Para sa mga, siyempre, para sa ano natin, nakakasabay tayo sa, di ba? Nangyayari sa panahon natin ngayon, hindi porque tato tayo, wala tayong pakialam. Siyempre, yung mga gagawin natin ngayon na mga tattoo sa mga model natin ay puro tungkol naman sa pagbangon. Para siyempre, maging positive lahat tayo ngayon. Yan yung ano, yung sa on the spot tattoo. Yan yung gagawin. Siyempre, katulad pa rin dati, siyempre magsisend kayo ng before kayo mag-tattoo, tsaka after, o kundi during nagtatattoo kayo, pwede kayong magpakita ng video, 'di ba? After, 'di ba? Yung picture niyo tsaka nung ginagawa ninyo at tsaka syempre yung finished product niyo. Katulad pa rin dati, bawal i-edit ha, lahat ng mga tinatuon ninyo. Bawal i-edit as it is kung ano yung kuha ninyo, 'yun yung ilalabas ninyo sa ano. Tapos syempre, katulad pa rin dati, magpa-register kayo muna. Tapos, kada entry nyo, 1.5 per entry. Ngayon, kahit ilan, pwede i-entry nyo. Kung isang artist man kayo, basta iba-ibang design ang gagawin ninyo. Meron din tayong pre-made. Yung pre-made natin, yung pangalawa, yung pre-made natin, ito yung tinatawag na open team. Siyempre, alam na natin lahat yung open team pagdating sa tattoo. Kasi siyempre lahat naman ang sumusali na rito sa Dutdutan, familiar na kayo lahat dyan. Siyempre ito yung open team. Yung pangalawa natin, siyempre yung Neutrad. Tapos yung sumunod natin, realism naman. Para at least, yung mga kung saan ka sanay, pwede mo maipasok yung mga entry mo sa mga yon. Ngayon sa team natin na event, merong ano, pipili ang mga judges ng 20 na finalists. Ngayon, syempre lahat 'yan mananalo na, yung 20 finalists na 'yon. Kaya syempre mas marami kayong chance lahat basta mag-entry lang kayo kung ilan ang gusto ninyo. Ngayon, 20 ang finalists na pipiliin. Tapos sa 20 na finalists na 'yon, merong tatlong pinaka-best. Siyempre, alam na natin yung first, second, third, di ba? Ngayon, yung first, second, at third ng sumali sa may team, sila yung tatanggap siyempre ng cash prize na 15K, 7, at saka 5K. Siyempre, kasama yung trophy, certificate, tsaka siyempre gift pack galing sa tribal, di ba, yung sa team. Tapos, yung rest, yung 4 to 20, magkakaroon lang sila ng certificate at saka gift pack galing kay tribal.
Diba na nakuha nyo? Ngayon, yung mga pre-made naman natin, yung mga pre-made natin, syempre yung Open Team, Neutrad, Realism, ganun din ang ano, hindi, yung hindi ganun ang premyo. Baka sabihin nyo, ganun din ang premyo. Mas less ang premyo nila. Yung 1 to 3 nila, 10, 5, tapos 3,000. Pero, siyempre, meron pa rin trophies at gift certificate galing sa tribal. Ganun din yung 4 to 20 nila, meron din certificate at saka gift pa kay tribal. Nakawa nyo? Oo, ganun pa rin katulad ng dating ginagawa natin. Tsaka siyempre, kung ang maaari, ang minimum ng mga gawa, 7 by 7 or 49 inches minimum ang gagawin ninyo lahat. Diba? Para at least makikita talaga natin yung ganda ng trabaho ninyo. Hindi, kasi baka mamaya, katulad yung nakaraan, may mga nag-entry, sobrang liit, diba? Mas maganda yung talagang ano. Ngayon sa gawa ng siyempre, as usual, gahol na naman tayo sa ano, dahil marami rin nag-e-event, hindi namin alam kung paano na yun, basta maipasok yan na hindi maapektuhan yung ibang kapatid natin nag-e-event, di ba? Pero ito alam naman na natin ang buwan talaga kung kailan natin to ginagawa. Kaya ito, yung pre-made natin na Open Team, Neutrad at saka Realism, na dapat, siyempre, dahil pre-made, dapat gawa na. Ngayon, ginawa na lang para mas maraming masiyahan, di ba? Inopen natin to na pwede yung mga gawa na i-entry, pwede rin yung bagong gawa lang. Di ba, gawa nga na itong pandemya natin. Pwedeng, kumbaga sa ano, kung sanay kayo sa Neutrad, bagong gawa lang ang gagawin nyo, pwede. Pero kung meron kayong pre-made talaga na maganda ang kulay, maganda pa yung pagkakalabas, pwede nyo silang i-entry. Kung gano'ng kalaki, mas maganda, mas malaki, para mas malaki ang chance nyong manalo yung gawa ninyo. Yan, sa tatlo, sa Open Team, Neutrad, at saka sa Realism. Diba? Yun lang yung mga ano natin, yung mga bagong ano natin. Ulitin ko, yung team natin ngayon, siyempre patungkol sa pagbangon, gawa ng sa pandemya natin, tapos yun yung on the spot lang. Hindi pwede pre-made yun, on the spot lang yun. Tapos yung pangalawa, siyempre yung Open Team, Neutrad, at saka Realism. Diba? Ngayon, yung mga mag-e-entry na yan, siyempre, lahat yan, lahat sila, gagawa ng form, magsisend kami ng registration form sa mga interesado artist, i-message nyo kami, ito yung mga contact person na pwede nyong, di ba, pwede kayong mag-send ng gawa o makipag-usap sa kanya kung mas gamay nyo siya o mas malapit kayo sa kanya. Ito yung mga, yung nag-assist o nag-aasikaso lahat ng event na to. Unang-una na dyan, syempre, si Alfred Gibara, si Sir Alfred Gibara natin. Ito yung contact number niya. Kung may mga ibang tanong kayo, ito, 0916-361-6678. Yung number ni Sir Alfred Gibara. Or kung hindi naman, pwede nyo rin kontakin si Martin Kawili, 0915-2161-268. Yan, sa mga Quezon City, nandiyan si Martin. Sa Manila naman, nandiyan si Philip Peña, 0905-287-5388. Yan. Sa North naman, meron din tayo dyan, syempre si Boots San Diego. Yan, kung mas malapit kayo dyan o mas gamay kayo sa kanya, diba, pwede kayo mag-inquire o mag-submit sa kanya lang ng mga entry nyo. Ito yung number ni Boots San Diego, 0977-48-11644. Yan. O, yung sa parting ano naman, Bulacan, sa gitna, siguro yung Angeles, yan. Kung mas malapit sila kay Bernard, pwede sila mag-entry kay Bernard. Mongas, ito yung number ni Bernard, 0995188-6158. Ngayon, sa Mindanao naman,
Mindanao or Visayas, kung tutusin kahit sa inyo sa amin, pwede kayo mag-register kung gusto niyo sa amin dumiretso, kung kanino man ang sino man sa available sa mga sinabi namin sa inyo, pwede kayo mag-entry sa kanila lahat. Ngayon, pero kadalasan sa Mindanao, pag sa party sa Mindanao, pwede kayo ipasok rito kay Julio Bong Acosta na taga Davao. Ito yung number niya, 0917-7050-308. Yan si Julio Bong Acosta. Tapos yung huli, yung sa akin, siyempre katulad pa rin nung dati, kung sino yung mga dating nag-entry sa akin, pwede uli kayo magpasok sa akin. Or yung iba na nasa malayo, pwede rin kasi open tong event natin. Pwedeng sumali yung ibang kapatid natin na nasa labas sa ibang bansa, open silang mag-entry sa atin. Mga sana welcome kasi itong alam naman natin tong dududan. International event naman to. Mga sana para lahat mas mag-enjoy, para rin tayo nagbabanding kaso gawa nga ng sitwasyon natin ngayon. Di ba? At least meron pa rin tayo. Tuloy-tuloy pa rin dududan natin, di ba? Ito naman yung number ko kung sino yung gustong mag-send sa akin ng entry nila o may katanungan, ito yung number ko, 0966-538-7167. O, muli mga kapatid, yung Dutan 2021 natin, pag-igihan nyo. Bagus, isa't isa naman laban natin dito eh. Pero ito naman, katuwaan natin, parang bonding na rin natin ito, mga ibang mga best artist natin na siyempre mga matagal na nagtatago-tago, di ba? Ito naman open, baguhang ka, datihang ka, di ba? Magaling ka na, or international ka, o kung saang lupalop ka man, di ba? Pilipinas o kung saan dito sa buong mundo. Gusto mo mag-entry sa atin, as long as siguro naiintindihan mo yung event natin at saka yung sinasabi ko, hindi na ako mag-English kasi minsan ako nag-English. Sa totoo lang, hirap ako mag-English. Nag-English ako, nabara pa ako eh. Alam mo naman, may marami tayong mga kapatid na artist na siguro pag mas nag-i-English sila, alam nila mas matatalino sila pag nag-i-English sila. Pero okay lang yun, ganun talaga buhay. May taong magagaling mag-English na alam nila matatalino sila. Pero ganun pa man, kalimutan na natin yung mga pagdating sa English na yan dahil meron naman na form na English naman din nakalagay doon. Importante yung mga nakalagay sa form na ipapasa namin sa inyo kahit English na intindihan nyo. Bukod pa ron, syempre sa sinabi ko, sa mga katulad ko siguro na, di ba, medyo di nakakaintindi na English, pero nakakaintindi naman kaso hindi lang talaga kaya magsalita ng English. Hindi kasing talino ng iba na kasama natin, pero open to sa lahat, di ba? Ito naman, talagang, siyempre, para na rin tayo nag-event ng duta natin na tradisyon na natin ginagawa taon-taon. At least, hindi tayo nag-miss, di ba? Kung ano pala, sa mga sasali, good luck na lang sa atin lahat, di ba? Pero syempre ito, wala namang personalan, kumbaga sa enjoy lang natin yung importante, ma-push natin yung sarili natin sa ginagawa natin, di ba? Ngayon yung ibang kasi nagtatanong patungkol sa mga damit, sa ibang mga accessories ng ng tribal. Pwede kayo nang makipag-usap sa kanila kung sa mismong kung sino magiging assign para sa damit na 'yon, 'di ba? Sa siyempre, yung iba kasi nangongoleksyon ng damit ng dutan. Diba? Yun pa nga yung isang concern namin eh, yung tutusin kami na tutusin ka-partner ng tribal din sa event na 'to. Wala nga kaming damit eh. Oh. Pero meron naman bilang siyempre, nagja-judge kami sa event na 'to. Meron kami nga gift pack, pero sana, shout out sa tribal, sana naman yung kami na mga nag-aasikasa, baka pwede naman kaming magkaroon ng ng damit na bilang i-re-represent yung event na to, di ba?
Sana, boss, sa tribal. Siyempre, sa sponsor natin, maraming maraming salamat na walang sawang nag-sponsor sa atin. Diba? Sa tribal, siyempre. Yung Zoo York, ngayon, isa na nag-participate, nag-ano rin sa atin, sumusuporta rin sa atin. Siyempre, sa mga Piltag, sama natin. Tsaka yung mga ibang mga tattoo organization na hanggang ngayon, diba, ang dami na, na lalong dumami yung mga grupo ngayon natin sa tattoo, pero wala namang masama dyan, basta lahat ng interest ng ginagawa ninyo o natin eh para sa ikabubuti ng mga nasa sakupan natin na mga artist, hindi yung mamamaya nagtayo ka ng grupo para lang sa pansarili o para lang mabenta yung may tinitinda ka or may inaalok ka, o di ba? Wag naman sanang ganun, kasi siyempre kabaro natin yan, kapatid natin yan, mahirap naman gamitin yung kapwa nating artist. Diba, pare-parehas tayo nagsisikap, pare-parehas tayong siyempre gustong matuto, gustong maging mahusay, diba, nangangarap makilala. Pero lagi lang mas maganda sana low profile yung mga artist, hindi yung porke nanalo ka lang, napuri ka lang, eh feeling mo ganun ka nakahusay, diba? Pero panapanahon naman din yan, pero siguro noon, panahon namin, eh noon, kami magagaling. Pero ngayon, syempre, sa mga hindi nga nakikilala sa amin, eh, may konting mali lang na nagawa. Diba? Kahit mga bata, pinagagalitan kami, pero okay lang. Ganun talaga siguro yung mga nakakatanda at saka magulang, eh. Pag medyo natuto na yung mga anak, galit na sa magulang. Sila naman sumayon. Pero basta importante, enjoy lang tayo at saka i-jam natin dito international kung sino yung mga nasa ibang bansa na gusto magpasok ng entry, welcome sila. Diba? Kaya para yung mga Filipino artist natin dito mas lalong mapush sila. Diba? Pero kita nyo naman, lahat ng mga yan, 20 ang finalist natin, kaya lahat mas maraming chance. Diba? Good luck uli. Congrats uli sa mga sasali. Ulit, maraming maraming salamat sa Tribal, sa Zoo York, syempre, sa Piltag, tsaka sa ibang mga organisasyon ng tattoo na nagkalat lalo rito sa atin sa Pilipinas. Sali kayo, tulad pa rin ng dati sa dududa natin. Wala tayong kilingan dito. Talagang kung sinong the best, kung sino magaling, siya ang mananalo. Diba? Tsaka ako nga pala, Tribal, yung damit ng ano, sir, mga boss, namin sa Tribal. Baka meron naman yung mga taga-asigasi na mga libreng ano, ha, damit. Bukod sa ano, ha, give back ng mga isang mga judges. Baka meron naman din sa ano. Para naman yung event namin, eh, nararamdaman namin yung suot-suot namin na galing sa inyo. Diba? Mga pala, abangan nyo na lang yung mga gusto bumili ng souvenir ng damit ng Tribal sa event na to. Abangan nyo na lang po, ipopost na lang po namin yan. Ulit, good luck sa atin lahat, sa mga artists. Good luck. More power sa atin lahat. Dududa na! Like a Hellcat!